Alright, so sharing the experience 101 by Gala the Explorer. So ngayon ay nagsimula tayo dito gumising. Syempre, di ba? So nakatulog tayo ng 5 hours lang. Hindi ko malaman sa kadahilanan ba't ako ay nagising ng maaga. Like, hindi naman talaga dapat. Dapat kasi ako ay gigising ng mga 8 hours, no? Pagkatapos ang tulog dapat, no? Ako ay nag-check-in kahapon dito sa De Morvi, dito sa Floral Mansion sa May Pasay, na dapat 12 hours, no? So, alas 6 ako nag-check-in dito, like 6:40. So, dapat 6:40 din ang umaga ngayon na lalabas dahil nga 12 hours. Pero, naisip ko na alas 6:40, baka kasagsagan pa yan ng aking tulog. So, ayoko yung gigisingin ako, kakatokin or tatawagan. Tapos, gigisingin na check-out na. Tapos, mag-extend ulit, no? So, ngayon ay madidisturb yung tulog ko. So, ang ginawa ko naman, nag-extend na lang ulit ako ng 337, no? Para mamaya nga alas 6:40 ng hapon na naman ako aalis dito, no? Pero, ngayon naman, for the whole day, ako ay maglalagalag ha. Pupunta ako sa sasakay ko ng MRT, LRT 1 and 2. Tapos, yun, pupunta ko ng Antipolo, dun sa may kanilang 360 degree views na view sky deck or view deck. Sa may Cloud 9, yon Cloud 9 view deck. Pagkatapos, ang purpose din ng para makagala, ba't ako hindi, kahit di ako matutulog dito for the whole day, pero kinuha ko pa rin yung kwarto, para maiwanan ko itong bag ko na ito na, wala, umiinit ulo ko dito, bad trip. Talagang, bigat niyan, 7.8 kilos talaga, no? Tapos, dala-dala ko siya, lagi, so, pag nag-vlog, so, hindi siya maganda, hindi siya maayos, so, magbabayad na lang ako ng 340 pesos, sa kapalit nun is hayahay, no? So, mag-vlog ako, maglalakad sakay-sakay ng mga bus jeep na walang masyadong mabigat sa katawan, di ba? So, magaan lang. So, hayahay talaga. Ngayon, ito, kita niyo itong aking suot. Ito ay summer polo. Nabili ko to sa SM, no? So, talagang comfortable siya kahit hindi mo siya labhan ng mga dalawang linggo. Hindi talaga siya nangangamoy, no? Hindi siya mainit kasi talagang napaka-fresh sa pakiramdam. 5-2 weeks ha, walang laba-laba, so okay lang yan, basta maligo ka lang every bawat bihis mo, tapos maglagay ka sa kilikili. Pero yung 2 weeks, OA po yun, mga 1 week lang siguro. Tapos, eto pa, bali, alam nyo ba, share ko lang ulit na ako yung napagkamala ng nung mga foreigners din ng mga nakasabayan ko minsan, na akala nila ako ay turista din, no? Akala nila, I mean turista, oo, pero akala nila ay foreigner din, no? Like mga Bangladesh or Indian, na kung saan-saan, no? Dahil nga siguro sa bigote, balbas, tapos sa itsura, tsaka sa kulay. Ngayon, dahil nga nasa sabi ko, ha? How come? I look like Filipino, no? You don't. And you also have that kind of shirt. So, ang attire ko daw, ang aking outfit is, hindi daw siya pang local. Para daw akong foreigner din, no? Di ba? Oh, ganda, di ba? Tapos ngayon, suot ko na yung ko. Ito, Gala the Explorer. O, dito sa Manila, napakainit, kaya kailangan na huwag kang, ganito yung suot, no? Kung hindi ka rin naman papasok sa trabaho, so, meron kang matatawag na kalayaan para piliin ang gusto mong attire, yung fashion. So, ito yung fashion ko. Gusto ko yung hayahay. So, ngayon, lalabas na tayo. Yun, ito yung nila, ha? Napakalabig ng aircon. Nilipat ko na nga sa low, no? Sa bagay, baliit na kasi yung kwarto. Kaya, tapos wala pang labasan. Walang, hindi siya ventilated. Walang ventilation ang room. Kaya, yun. Tsaka, siguro, no, kaya ako nagising din dahil nga yung cellphone ko kanina katabi ko kasi wala nga misa. Hindi ko siya nahanapan ng mapaglagyan. So, yun. At dito pala sa De Morvi or dito sa Floral Mansion, mayroong ang daming kwarto dito. Tapos, pansin ko ang mga tao dito, pasok na lang pasok na hindi naman chinecheck kung may dalang mga baril, kung may dinalang mga tawag nito, granada, kung ano pa mga pwedeng mga deadly weapon, no? Oh. So, yun ang napapansin ko dito. Parang malaya lang papasok yung mga tao. Hindi sinisita ng gwardiya. Parang, yun, napakaganda. Tapos kanina, may kumatok. Like, pero gising na ako, may kumatok dito. Tapos, sabi ko, akala ko siguro rumbi or something, no? Baka mag-change ng buildings. Kasi nga, ako din naman ay, nag-extend ng
aking bayad. So nung binuksan ko siya, so syempre binuksan ko siya, may draw naman ganito, no? So pag may ganito, ang purpose kasi nito, just in case na gusto niya lang silipin ang taongan, kumatokin niya. Kaya sino yan, o ganun, di ba? Tapos sabi niya, ay sir, ano siya, ako yung katiks mo, sabi niya. Oh, ako yung katiks mo, nang ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, ha, wala akong katiks ha. Siya, ha, hindi ba ikaw yun? Hindi. So, ayun, laban siya. Humingi naman ang pasensya, pero syempre, ibig sabihin nun, huwag mga ka ng katok-katok, no? Huwag kayong agad-agad basta mag-bukas. Pero syempre, mga halala, alam niyo na, no, na meron tayong window view tour talaga lagi. Kasama tayo na pumupunta. Pag sumasakay ito ng aeroplano, sumasakay ng bus, may window view tayo. So, kapag kasi nasa hotel din naman tayo, so meron na tayong window view, di ba? So, yan ang window view po natin dito. Nasa likod po rito, likod po ito ng ano ha, ng De Morvi. So, ang, di ba, nakaharap tayo dito ngayon sa may, ano, sa may Manila. City of Manila na yan, or Pasay. Pwede, Pasay, tapos Manila. So, itong kulay, yung ano, di ba, kita nyo itong may crane, ano? Sabihin natin ha. Yan, di ba? Itong gusali na to na may crane. Ito po yung ano, Royal Mansion na pinasukan natin. Na luma. Oo, na luma siya pero okay na siya, 170 pesos yung ano, yung per head per day. Pero pag gusto mo man ng 1 week, 1,000 daw, 1,300 ba 'yon? 13 or 1,000. Tapos sa 27 naman kapag ka 1 month yung gusto mong i-stay dyan, no? So shout out sa mga gustong luluwas sa Manila at meron ikaprocess mga papilis na gusto lang din naman ng may matulugan. Okay din doon, komportable. Hindi mo na kailangan ng aircon. Ano lang, kumbaga open air lang. Okay na, solved na. Anyway, so yun yung ano natin, view dito. Sa likod ito ng De Morvi. Yan. Smugs and Fugs. So yun po yung window view. Okay, so dito naman na site. Ang window view naman natin dito ay... Itza. Yun. Nasa fifth floor pala tayo, mga halala. No? So, no need na natin umakyat pa masyado sa... Sige, akyat tayo sa fifth floor. Wala problema yan, no? As you wish. Sige, fifth floor tayo. Ang time check pala tayo dito, nag-isa ako alas 5.40 kanina, medyo maaga talaga. So ngayon 6.24 na. No, so hindi ko malamang kadahilanan bakit dito sa Maynila. Hindi lang sa Maynila, actually, no, kahit sa buong, kahit sa ano, banda sa Pilipinas, talagang... Napakabilis ng oras, no? Ba't ganun? Sobrang bilis ng oras natin dito sa ano, sa umaga. Oh, para ang bilis yung manakbo, times 2, doble, bilis sa hapon, or tanghali, araw, ganun. So, ito yung window view natin dito sa harap, EDSA. Tapos, yun, airport sa unahan. Balibaran, yun na, naging bal. Kasi itong ano pala, itong tulay na yan, itong flyover or expressway, yun po yung papuntang ano ha, Manila International Airport, Ninoy Aquino International Airport. Ibig sabihin, sa unahan yan, ito kasi real estate yan eh, may mga barricade, hindi ka na makakadaan dyan. So, kung nyari pupunta kayo ng ano, airport, tapos nakaservice kayo, meron kayo sarili sasakyan. Tapos dito kayo mapapadaan, sa ilalim niya ito. So, matagal, wala na, wala ka kayo madadaanan dyan, wala nang lusot dyan. O, lumampas sa kayo. Kaya kailangan yung mag-Google Map or mag-Waze. Okay. So, yun po yung view natin dito sa may 6th floor. Baba tayo sa may 5th floor. Pero, syempre, mag-elevator para hindi masyadong matagal. Sayang, no? May roof deck sana sila. Checkin natin kung meron. Uy, parang meron nga. Sana meron nga, no? Kasi may hagdanan ba dito? Ay,
pala. Hello. Pwede mag-tour? Ay, salamat. Pwede. Ayan na, so meron silang roof deck pero hindi siya para sa mga guests, no? Kundi laundry area siya ng mga masisipag, makikita yung mababait ng mga ma'am natin. So ito yung ano, hitsura, window view. Window view ulit dito sa pinaka 6th floor, tapos yun, view deck. Hello, Koy. Good morning, Koy. Room tour tayo, Koy, ha? Rector. So ito pala yung ano, laundry area nila dito. Kaso dandahan na, no, baka ano, may butas-butas pa. So Dimorvito, ha, company. Yun. So yung mga pinagamitan ng mga guests, dito nilalabhan nila. Ayan, dito sinasampay. So mabilis lang ito matuyo, gawa nung wala siyang ano, walang kisame. Tapos yun, talagang open air. Grabe sipag ng mga ano, hindi sila takot dito na pwedeng madulas or something. Anyway, alam na nalang yung ganong pasikot-sikot. So ito yun, yun, may lumipad na aeroplano. Oh. Kasi airport yan dyan, paliparan. Basta itong way na to, yan o. Kita nyo yan, yung ano, yung skyway. Oh, may sasakyan. Papuntang airport yon. Nichols, yon. Terminal 3. Pwede na rin sa 1 and 2 and 4. So, yun lang. At bababa na tayo. Nakakadistorbo sa mga nagtatrabaho dito. Pansin ko sa mga staff ng ano, Floor Al Mansion ay mga Bisaya, Bisaya mo, ma'am, taga-asa mo. Mindanao sila, Cebu. Cebu ka, mas gwapa, taga Cebu. Pero mas buutan si ma'am. Hindi pa sila gwapa, iba-iba ang beauty talaga. Just like Davao in Cebu, parehas magandang lugar, magandang syudad, pero magkaiba ang beauty, no? So, hindi mo pwede ipagkumpara. So, asa ka sa Cebu, ma'am? South po. South. Dalagit, okay, wala pa kong abot draba. At ba nasa Sabuhol eh? No. Oo, ikaw, ma'am? Sa Pagadian. Pagadian, so asa ba nasa Pagadian? Okay. Ah, sa Buanga. Sa Buanga Peninsula si ma'am, o si ma'am. Dili mo gaway? Dili man. Okay, para mapalaki sa isog ba, no? Tagapin na na, taga Cebu. So ang Dalagit, alam niyo ba nung one time ako ay nagpunta ng Buhol, eh, ang sabi kasi nung mga taga Buhol, nung taxi driver talaga mismo, kasi ako ay nagmamadali doon nung araw, eh, parang kinuha ko na lang 100 minutes yung Cebu Buhol, Buhol to Cebu. Diba? Ang galing ko, no? So ako na yata si Superman that time. Ang sabi niya, kasi sabi ko, meron kasi kung hahabulin to puntang Mualbal or mga Oslo. Oslo, gusto ko mag-experience ng mga Butanding o kung ano-ano pa na mga experience. Eh sabi niya, alam mo sir, kung gusto mo na din mo na mag-Oslo o Butanding, meron na tayo dito sa Buhol. Harap lang kasi ito ng Dalagit. O di kaya, huwag ka nang pumunta ng Cebu City, magdalagit ka na diretso, rekta. From Buhol to Dalagit. Tapat lang po sir, dyan sa tapat, yung bundok na yan, yung bukid na yan, Dalagit, Cebu na ho yan. So yan po, no? Kaya alam ko yung Dalagit, harap na pala ng Cebu. Okay, salamat po, ma'am Pingo, ma'am, ha? Oo. Niya, okay na yung experience? Wala pong ka-Christmas, gikan ba yan na sa kuwan, mga guys? Hindi ba yung mali kayo, naapayuan, mga, di ba? Mga dogyot, di ba? Watakabalo. Ano lang yun mo? Vitamins lang yun mo, no? Vitamins, tapos dinot yung tulog, yung kaon. Dari ah, nakapay pong prutas, dari ah. Pinang prutas, dari barato? Prutas, gulay, no? Kamukha, tapos gulay, tapos vitamins ba? Ayun lang, nainom ba? Ay, isma na. Tama, inom ba din, no? Smart C. Di ba? Vitamins, kito, pero hindi, para dili mo maano ba, magkaroon ka ng mga skin allergies sa paglaba. Sige, salamat ah, sa ako. So yun, no, mga Bisaya from Mindanao and Cebu, dito sila nagtatrabaho sa Dimorvi. So yun, pansin ko dito sa staff ng tawag dito, Dimorvi, Dimorvi Suites. Sila ay mga Bisaya from Mindanao and Cebu, Dalagit and Dalagit and tawag dito, Pagadian. So, maging si Sir din, Bisaya. Asa ka sa Bisaya, Sir? Pwede yan? Sa? Ah, Pagadian. So, silingan daw po ni Ma'am po isa. Kung nagdadabalik po. Ano puro ka Bisaya, Sir? Bisaya, ito lang. Ganun, no? Bisaya, tagiya sa Dimorvi? Bisaya. Ah, tagadabaw, no? Ang maod lagi. Lala, ano? Mandita lang ito, ano? Itong isa to, si Pula. Parigal siya kay Pula, ha? Mandita hon man. Sige, sige. So yan, meron sila kusina pala dito.
Matara yan si ano, si Pula na ano, may pagka-arrogante ba nung Richard? Di ba ganda yun? Na tatarayan mo yung mga guest na syempre hindi naman naiwasan talaga na magtatanong. Pero siguro, ganun lang siguro no, kapag talaga Bisaya ay medyo diretso magsalita. Talaga dito alas 8, alas 9, no? O yun o, so o nga pala, pansin ko lang na hindi mo masyadong sinisila ang iba pumapasok. Yung iba pumapasok, dire-diretso lang. Ano yung magis talaga yun? Okay. So ito yung waiting area nila kapag kagabi, puno to rito. Maraming mga nag-aantay dito ng mga guest. Nag-aantay ng mga mag-check out. Pero kung gusto nyo talaga na ma-secured yung inyong ano, yung inyong kwarto, sabi ni Sir John sa marketing staff nitong Floral Mansion, kailangan kayo tumawag sa hotline. So, type nyo lang Floral Mansion, tapos may number dyan na nakalagay, pwede nyo i-click. Ay, hindi pala, kasi wala pala siya may tutulong, no? Sa message pala, message. I-click mo yung messenger dyan na nakalagay na icon, tapos yun, matik na kayo mag-redirect sa kanilang messenger sa kanilang staff dito. Kaso nga lang, sometimes ay nagbabag-down yung kanilang ano, yung kanilang system, kaya hindi rin magagamit, no? Kaya kagaanong nakarang araw, so dapat sana kuya nag-demorbid na, so hindi ko siya magawa kasi nga walang response sa akin yung kanilang staff kasi sila ay magbabackdown yung ano, yung system. Floral Mansion, yun lang, no? So ako yung masaya na maibahag ko sa inyo itong napakamura talaga. Malinis, mura, okay talaga so far, no? Yung aircon, pinakamaganda. Ang internet, okay din, no? Okay din ang internet, wala problema. Floral Mansion. Pag morning. Hindi naman siguro mabangga. Ayan, para mas maganda yung kuha ng ano. Floral Mansion. So magkatabi na sila ni ano, Red Doors. So gusto niya si Red Doors, tanungin na natin kung magkano. Sige, kuha tayo ng ano, flyer. Okay, screenshot din na lang, ha. Just in case na puno na yung kabila, tapos meron naman kayong extra pera, o mag Red Doors na kayo. 12 hours is 750 pesos. Okay, screenshot lang, ha. So 12 or 750, so times 2, doble, no, yung kanilang presyo kumpara sa kabila. Pero syempre dihamak na ano, lobby pa lang, talagang lobby na. Sir, pwede bang tanong, sir, anong oras dito yung pinaka peak hour natin na punuan talaga? Yung peak hour dito, yung punuan talaga na oras na yung mga tao ay maraming waiting sa area. Ano yan, sir? Minsan nag-start din hapon. Start na sa hapon. Pero para talaga sila ay makasecure ng kwarto, kailangan tumawag nila, no? Basta mayroon kayo website, di ba? Hanapin nyo na ito. Bye. Alright, so yun lang, no? Kung puno ang ano, di Morbi, salamat. Pag puno ni Morbi, pwede kayo mag-Red Doors. Magkatabi lang sila, tapos minuto tayo ang ano, makabayan sa unahan. Pwede rin kayo dito. 3,000 something. So yun lang, that's all for today. Hindi pa pala, no? Sharing ko na yun sa inyo. Yung Dimorvi sa morning, no? Walk up like this. Tapos, sa tabi pala dito ng ano, Dimorvi, tapos Red Doors. Merong bus dito na papuntang Tagaytay. Actually, dati wala yan. Hindi ko yan nakita rito. Hindi ko napansin yan. Ang alam ko lang talaga na papuntang Tagaytay ay doon sa may McDonald's likod, no? Sa may Aso, likod ng Sogo Hotel, sa may Top Avenue. Or may sa Top Station ng MRT. Tagaytay, Alfonso, Dasma. Yan lang, no? So, next ating gagawin ngayon ay sasakay tayo ng jeep or ng taxi. Kaya, papunta tayo ng tawag na ito, Manila Bay, no? So, thank you for watching. Bye-bye. Sige, dumiretso siya. Okay, ayos.